umpisa talaga sa bedroom na yon. Eben, nakachinian. Dala, may gitara sila, biruan na lang. Ganun lang. Gano'n po kaya, how long ago was that po? 12 years ago. Wow. 12 years ago. Tonight, medyo yes. Sabi ko, magdadala ko ng ano eh, maraming Kleenex. Right after his graduation, sabi niya sa akin, Ma, may pakikita ko sa iyo, tayong dalawa ni Daddy. Hindi gano'n, siyempre. We were expecting na office niya or kung anong trabaho na, na maano. Eh, anong nangyari eh, doon pala kami sa Freedom Bar, tapos nakatalikod pa siya. Oo. Ay, opo. Eh, pero that time, wala sugar-free pa, Session Road pa lang. Pero yung nakatalikod, yung dramatic na ano na, medyo talaga naiyak ako nun. You still teach pala hanggang ngayon? Yeah. Buti may time ka like for rehearsals and... Kaya masaya yung live eh, kasi... you play. Yeah. So, tinginan lang. Meron nang ibig sabihin. Parang gano'n. Kakalipat lang namin a few weeks ago. Yeah, yeah. Which is, I don't know, maybe it's a sign, you know, you go back to where you started. It's an exciting thing because it's a humbling experience also. It keeps you grounded. Yeah. May pustahan nga kami ni Giz, yung asawa ni Kaka. Dami yun, no, John. Iyak ko, no? Iyak ko sa ano. Sabi ko... So, sino sa tingin mo yung unang iyak? Yung unang iyak? Natatawa to kasi baka ako Yesterday, I was sort of prepping myself that this, you know, it's going to be quite emotional for me and for my bandmates. I think it's safe to assume that later, after the last bow, we won't be able to handle it. You know, it has to sink in. Yeah, or, you know, we have to get out of that venue because if we spend like an additional few minutes there after the last bow, we're gonna break down. Yeah. We're gonna break down. Para sa aming lahat. At this point, sinasabi lang talaga ng puso ko, right now, kailangan ko muna umalis ng banda. How long have you been a fan? Since high school. We've been fans since the first album. Sa wakas! Sa wakas! First album! Wala pa yung album! Wala bata ako! Wala pa yung album! Demo pa lang! Maraming nangyari in the past, but you know, I think what's important right now is
Nakapag-usap kami tatlo na maayos, nakapagpaalam kami na maayos sa isa't isa. At magkakasama kami ngayon dito na walang nararamdaman na galit sa isa't isa. Sugar-free, especially for those who are in college from 2000 to 2005, 2006, sugar-free yung ano eh, sugar-free na yung kasabay naming tumanda, lumaki. One of the chosen few for me na who still embody yung talagang they're there for the art. So many are just there. It's parang yung image nila, at least to me, are like they're really there for the art and to produce good songs. I think it is a privilege for any band to do things in their own way, including parting ways. In spite of 12 years and in spite of masaya kami dun sa pinagdaanan namin na 12 years, masaya kami dun sa pagkakaibigan namin. Pero pakiramdam ko, kung mag-goodbye kami, gawin namin siya ng maayos. Well, nakakalungkot siya, pero wala naman tayo magagawa kasi yun talaga yung decision nila. And it's really just, parang something good can't really last forever. We're a bunch of normal guys. And all we wanted to do was to play at 70s Bistro and Mayrix. So, very music-driven talaga kami tao. You know, gusto namin iwanan sa inyo. Alaala, mga kanta. I'm sugar-free. Galing kay Robert Javier. Ni minsan, sa buong Pilipinas, hindi kayo naging mga hari ng sablay. Yeah! Sana mag-reunion kayo, tapos maglabas kayo ng box set. Maglabas kayo ng videos, lahat ng videos nyo. Tapos, yun, sana bumalik kayo, makatugtog kayo ulit. It's just been, the past month has been really overwhelming. And, you know, right now, it doesn't matter what's going to happen tomorrow. It's just enjoy the evening, enjoy the memories. Like yung last gig nila, natouch ako kasi parang sobrang dami ng tao. Since nag-announce na sila na mag-split na sila. Nung nakita nila ako, parang nag-worry sila paano ako makapasok sa loob. So parang Ebe said, Drea, sabay ka na sa amin na pumasok, pagpasok namin, para makapasok ka naman. So di ba parang, who does that? Diba? Sa daming beses naman namin nagpapasalamat sa inyo lahat. Gusto namin mag-invento ng bagong word for thank you. But wala na ako kaming ibang masabi. Maraming salamat. At please maniwala po kayo pag sinabi namin, mahal na mahal namin kayo. Ayaw ko naming putulin abruptly itong banda because you were always part of the journey. Kasama kayo dito sa ride namin. The music still lives on for them. Kahit na tumanda kami or ano, mahal namin sugar. Maraming salamat. Maraming salamat sa ano, salamat sa lungkot. Salamat sa lungkot, kakaiba yun. Salamat sa lungkot. Thank you, Sugar Free, for all that you gave us, for the music, na lahat ng tao na apektuhan. Wala akong kilalang tao na kahit pa paano, hindi na-touch sa mga songs. So. This night is for you. This night is for everyone who's ever bought a Sugar Free album, who's ever gone to any of our gigs, who's ever listened to any of our songs. Even downloaded it illegally dahil sobrang pagmamahal niyo sa banda. And that love, you know, we throw right back at you. I'll always be your fan, your biggest fan. Sana after, parang pag magkita tayo somewhere, hindi niyo ako makalimutan. And kasi hindi ko kayo makalimutan. Or no one will ever forget you guys. Tutugtog kami na parang wala nang bukas. Kasi wala nang bukas. Thank you guys. Maraming salamat Thank po you. Sa inyo. Thank you. Please stay for the show. Please stay for the show. Alright? Stay for the show.